sa ating mga balita ngayong tanghali. 2020 National Budget, nakatakdang lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo. Mga miyembro ng pamilya ang patuan na nahatulan kaugnay ng November 2009 massacre, naghain na ng apela sa korte. Seguridad sa Mindanao nananatiling mahigpit kahit inalis na ang martial law. Mga pasaherong patungo sa mga probinsya, dumagsang muli sa Araneta Bus Terminal. Department of Transportation nakikipag-ugnayan sa mga local government unit upang matigil na ang stone-throwing incident sa PNR trains. Labi ng 2 OFW na nasawi sa aksidente sa Singapore na iuwi na. Maghahain na ng apela ang mga miyembro ng pamilya ang patuan na nahatulan sa pagpatay sa 57 individual sa Maguindanao noong November 23, 2009. Si Datu Andal ang patuan Jr. alias Unsay ay nagsumite na ng notice of appeal sa Quezon City Court upang hilingin na ma-forward sa Court of Appeals ang mga record ng kanyang kaso. Naghain din ng magkahiwalay na motion for reconsideration sa korte ang mag-aamang Anwar Sr., Anwar Jr. at Sajid ang patuan. Samantala, hiniling naman ni dating Autonomous Region for Muslim Mindanao Chairman Zaldi ang patuan na mailipat siya sa Infirmary of the New Bilibid Prison. Hiniling ng mga kaanak ng mga biktima sa Ampatuan Massacre na maging doble ang kanilang makukuhang civil damages kaugnay sa kaso. Ayon kay Attorney Harry Roque, tumatayong abogado ng ilan sa mga complainant, dapat na malaki ang matatanggap ng mga ito dahil unang-una ay mahalaga ang buhay. Matagal din aniyang makukuha ang claim sapagkat umaapila pa ang mga akusado. Inaasahang tatagal ng 2 taon bago makuha ang claim na mula 350,000 pesos hanggang 23.5 million pesos batay sa debisyon o desisyon ng korte. Nangako si incoming AFP Chief of Staff Lieutenant General Felimon Santos Jr. na hihigpitan pa ng AFP ang seguridad sa Mindanao sa kabila ng martial law termination. Sinabi nito na kasama sa kanilang prioridad ang tuluyang paglansag sa Abu Sayyaf Group at iba pang lokal na teroristang grupo. Narito ang report ni Dante Amento. Sa January 5, 2020 ay formal nang uupo bilang bagong pinuno ng AFP si Eastmencom Commander Lieutenant General Felimon Santos Jr. Ayon sa incoming AFP Chief, maganda naman ang tanggap ng mga residente sa pag-alis ng martial law sa Mindanao na ipaliwanag naman nila ng maayos, partikular sa mga local government units na ayaw pang alisin ang batas militar ang mga dahilan kaya hindi na ito pinalawig pa. Tiniyak din ng opisyal na hihigpitan pa nila ang seguridad sa rehiyon. Mananatili ang mga installed checkpoints at ang regular na pagpapatrolya ng mga sundalo. Ito ay upang maramdaman pa rin ng mga residente na sila'y ligtas kahit walang martial law. But I assure them na kahit na walang martial law, our security measures are all in place. Even we will enhance pa yung secure. To ensure, walang mangyayari. Nakikita na nag-improve. Dahil pag lagi tayo nasa martial law, ibig sabihin, magulo. Samantala, aminado si Santos na may banta pa rin partikular ang Southern at Central Mindanao sa mga local terrorist groups tulad ng Abu Sayyaf Group at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Sa bahagi ng Southern Mindanao, patuloy pa rin banta ang ASG kahit sinabi ng AFP na mahina na ang puwersa nito. Ang Abu Sayyaf ang pangunahing responsable sa mga nangyaring kidnapping, extortion at iba pang karahasan sa lugar. Sa bahagi naman ng Central Mindanao ay problema pa rin ng AFP ang BIFF. Sila ang naging peace spoilers sa pagitan ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kung sa amin naman manggaling, walang dahilan na sabihin namin sa kanila na mag-usap kami. Tiniyak ng grupo na hindi sila kailanman sasama sa usapang pangkapayapaan. Sa tala ng AFP, nasa 175 ASG members at 57 BIFF naman ang kanilang na-neutralize nitong nakaraang taon. Dante Amento, UNTV News and Rescue.
Nahiling na sa state of emergency ang Mindanao kasunod ng pagtatapos ng martial law noong December 31, 2019. Bunsod dito, nananatiling mahigpit ang seguridad dito. Mula sa Zamboanga City, may live report si Val Villaflor. Yes, Val, magandang umaga sa iyo. Buenas dias, Ella. Kasabay ng pagtatapos ng taong 2019 ay ang pagwawakas ng late militar o martial law sa buong Mindanao. Wala nang patutupad na curfew, lalo na sa mga menor de edad. Sa kabila nito, tiniyak ng armed forces na walang magbabago sa pinatutupad nilang security measures. Bagaman mababawasan ng bahagya ang bilang ng mga sundalong nagpapatrolya, tuloy-tuloy ang checkpoints upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ganyan din ang pagpapalakas sa security postures dahil mas mainam umano ang prevention kaysa maging reactive na lamang sa mga mangyayaring kaguluhan. The good thing is with the non-extension of martial law, the President had issued Executive Order number 70 wherein it mandates for the creation of task forces to end the armed conflict at various levels. Positibo naman ang pagtanggap ng ilan sa ating mga kababayan kaugnay ng pagtatapos ng martial law. Ang ilan pabor sa ideyang palawigin pa ito habang may mga kontento na sa sitwasyon at seguridad na ipatutupad ngayon. Now ay nasa ilalim ng batas ng militar sa loob ng 950 days. Mula May 2007, bungsod ng pagkupkob ng grupong Maute sa Marawi City. Ella? Maraming salamat, Val Villaflor, live mula sa Zamboanga City. Inaresto ng mga otoridad kahapon ang isa umanong miyembro ng teroristang grupong Daulay Islamiya sa North Fairview, Quezon City. Kinilala ang suspect na si Dato Omar Palte Jr. alias Alan Palte na dating miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon kay PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Archie Gamboa, gumagalaw bilang point man ng teroristang grupo si Palte sa Metro Manila upang magbigay ng impormasyon sa Sulu at Basilan. Kasama umano si Palte sa pag-atake ng isang kampo ng militar sa Midsayap, Cotabato at pagpatay sa isang security guard sa Pampanga. Pagtitiyak ng PNP, wala pa silang namomonitor na banta sa seguridad sa Metro Manila. May napili na si Pangulong Rodrigo Duterte ng susunod na pinuno na sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon sa bagong AFP chief, kanyang ipagpapatuloy ang laban kontra, laban sa mga armadong grupo at ang pagbabalik loob ng mga komunistang grupo. Narito ang report ni Dante Amento. Itinalaga na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang susunod na pinuno ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Siya si Lieutenant General Felimon Santos Jr., Commander ng Eastern Mindanao Command. Papalitan niya si AFP Chief of Staff General Noel Clement na nakatakdang magretiro sa Linggo sa edad na 56. Ayon kay Santos, bagaman aminado siyang maraming kwalipikado sa kanilang hanay, masaya siya sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulo. Sa kanyang magiging liderato, ayon kay Santos, ipagpapatuloy niya ang hakbang ng AFP sa paglaban kontra komunistang grupo. Wala namang reforms na talaga reforms. We'll just enhance what is there. Na kita naman natin is very effective. The priority there is the urgency. Kanya ring pagtutuunan ng pansin ang pagbabalik loob sa komunidad ng mga miyembro ng komunistang grupo at localized peace talks. We will push with the localized peace talks kahit na may inaayos na national peace talks between the government and yung nasa yung grupo ni Joma Sison. Now, pagka sinabong insurgency sa isang probinsya, it's the problem of everybody, especially the local chief executive. Samantala, ikinatuwa naman ng Philippine National Police ang pagkakatalaga sa susunod na pinuno ng AFP. Mista o kaklase ni PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Archie Gamboa, si Santos sa Philippine Military Academy sinag class of 1986. Well, we're proud that he is a member of PMA sinag class of 1986. As a matter of fact,
the entire active sinagtalans of the PNP will be there on Saturday to witness. And we hope for him the best, and we will be in support of his leadership. Sa Sabado, isasagawa ang AFP Chains of Command kung saan formal nang ipapasa ni Clement ang liderato ng sandatahang lakas sa bago nitong pinuno. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Kinumpirma ni PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Archie Gamboa, na magpapatuloy ang pangangasiwa ni Interior and the Local Government Secretary Eduardo Anyo sa pambansang pulisya. Pero paglilinaw ni Gamboa, hindi nito maapektuhan ang kanyang otoridad sa PNP bilang OIC. Narito ang report ni Harleen Delgado. Nilinaw ni Philippine National Police Officer in Charge, Police Lieutenant General Archie Gamboa, na mananatili siya bilang OIC ng pambansang pulisya. Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo na hawakan muna ang PNP hanggang sa matapos ang kanyang termino. Paliwanag ni Gamboa, matagal nang pinangangasiwaan ni Anyo ang pambansang pulisya bilang chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM, kung saan nakapailalim ang PNP. Mananatili pa rin aniya siya bilang officer in charge ng PNP, maging ang mga kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng NAPOLCOM. Puwera na lamang kung babawiin ito sa kanya. Dati naman, meron talagang authority ang National Police Commission through its chairman to review all my actions given that I only have a limited capacity. Within their authority to review it, nasabihin, mali itong ginawa mo. Ilan sa mga nadagdag kamakailan na kapangyarihan na ipinagkaloob kay Gamboa bilang OIC ng PNP ay ang pagtalaga sa mga police lieutenant colonels at sumali sa pagpupulong sa komisyon upang madepensahan ang mga panukalang resolusyon ng PNP. Bilang OIC, may kapangyarihan din si Gamboa na pumirma sa lahat ng procurement contracts ng PNP. Nang matanong kung paano tinatanggap ng pambansang pulisya ang hindi pa rin pagpili ng pangulo ng susunod na PNP chief, sagot ni Gamboa, mahirap basahin at mahirap mag-conclude based on the statements of the President. No? We can understand that he is still on the process of choosing who the next chief PNP would be. Samantala, aminado naman si Secretary Anyo na nadismaya si Pangulong Duterte sa mga kontrobersiyang kinasangkutan ng PNP noong nakaraang taon. Kaya hirap din naman itong pumili ng susunod na PNP chief hanggang ngayon. Pero paglilinaw ni Anyo, hindi isang parusa ang hindi pa pagpili ng Pangulo ng susunod na hepe ng pambansang pulisya. Talagang na-disappoint siya doon sa nangyari doon kasi sabi nga ng Pangulo, he has given everything to the PNP, including doubling the salary of the police officers. And yet, mayroon pa rin mga police na gumagawa ng ganito. Sa kanyang pangangasiwa sa PNP, isa aniya sa mga pagtutuunan ng pansin ng kalihim ay ang pagsilip sa mga strategiya ng PNP at pagdisiplina sa hanay ng pulisya. Ang gusto niya na ang pulis kapag nakikita ng publiko, nagkukuman ng respect at trust at feeling safe ang mga tao. Hindi yung pag makita mo yung pulis, iba yung isipin mo. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue, Camp Krame. Kinumpirma ng Malacañang na nakatakdang lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2020 National Budget sa January 6, 2020. Mula sa Caloocan City, nasa linya ng telepono si Rosalie Coz para sa detalye ng balita. Yes, Rosalie. Yes, we're umaga-aga sa darating na Lunes na pagtitibayin bilang batas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 4.1 trillion pesos national budget para sa taong ito ayon kay Presidential Legislative Liaison Office Secretary Adelino Sitoy. Inaasahang magkakaroon ng presidential ceremonial signing ng pambansang budget sa Malacañang Lunes ng hapon. Gayunman, hindi naman kinumpirma ni Secretary Sitoy kung may mga probisyong i-veto ang punong ehekutibo sa naturang budget. Ayon kay Presidential Spokesperson and Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo, walang nabanggit sa kanya ang Pangulo hinggil sa mga posibleng e-line veto. Natapos na ng Department of Budget and Management ang pagre-review sa General Appropriations Bill noong nakalipas na linggo. Balik sa iyo, Aga. Salamat, Rosalie Coz.
Patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero sa Araneta City Bus Terminal sa Quezon City ngayong araw. Karamihan sa mga ito ay nagpalipas ng long holiday at pabalik na muli sa kani-kanilang probinsya. Mula sa Araneta City Bus Terminal, may report si Asher Kadapan Jr. live. Yes, Asher? Halos siksikan ang bus terminal dito sa Araneta Center, Cubao, Quezon City dahil sa dami ng mga pasaherong bumabiyahe papunta sa kani-kanilang mga probinsya. Ayon kay General Manager ng Araneta Center Bus Terminal na si Ramon, inaasahang aabot sa 6,000 hanggang 7,000 ang mga pasahero dito ngayong araw. Kung titingnan pa lang ay bulto na ang mga pasahero na nasa labas maliban pa ang mga nasa waiting area at mga nakapila sa ticketing booth sa loob ng terminal building. Karamihan sa mga pasaherong narito ngayon ay mga paalis ng Metro Manila at papunta sa mga probinsya. Ayon sa ilang mga nakapanayam nating mga kababayan dito ay ngayon pa lang sila makakabiyahe para magbakasyon dahil naubusan sila ng ticket pa uwi ng probinsya habang ang ilan naman ay may mga trabaho pa kasabay ng nagdaang holiday season at ngayon pa lang napayagang makapagbakasyon. Ela, marami pa rin nakapila sa mga ticketing booths habang ang ibang mga bus lines ay fully booked na hanggang January 8. Sa kabila nito ay nananatili naman ang kapayapaan sa loob at labas ng pasilidad ng terminal habang patuloy ang seguridad na inilalaan ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Ela, kanina ay narito si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA spokesperson Celine Pialago at sinabi nito na inaasahan na tuloy-tuloy ang mga pagdagsa ng mga pasahero hanggang ngayong weekend at asahan din ang mabigat na trapiko sa mga bus terminal areas gaya ng Cubao, Buendia, Taft Avenue at EDSA Taft Avenue maging sa Balintawak. Ela? Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live mula sa Araneta City Bus Terminal. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation sa mga law enforcement agency at lokal na pamahalaan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga biyahe ng Philippine National Railways. Ito ay kasunod ng panibagong insidente ng pamamato noong January 1 sa Caloocan City. Nanawagan din ang DOTR sa publiko na tulungan na magbantay upang agad na mahuli ang mga nasa likod ng pamamato. Tiniyak naman ng ahensya na may ginagawa na rin na hakbang upang mapangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga pasahero at matigil na ang kahalintulad na insidente. Sa huling tala ng DOTR, mayroon ng 14 na insidente ng pamamato sa PNR train mula noong December 2. Nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga motorcycle rider na sumunod sa batas o batas trapiko at pairalin ang disiplina sa kalsada kasunod ng pagdami ng mga bumibiyaing motorcycle taxis. Narito ang report ni Joanne Nano. Muling nag-abiso sa mga motorista at commuters ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na asahan pa ang lalong paglala ng traffic sa Metro Manila kasunod ng pag-arangkada ng mga bagong motorcycle taxi. Ayon kay MMDA EDSA Traffic Chief Edison Bungnebriha, ang anumang karagdagang sasakyan sa kalsada, mapa four-wheeled o two-wheeled vehicle, ay makapagpapabigat ng trapiko. Sa tala ng Land Transportation Office noong 2018, umaabot na sa 6.7 million ang bilang ng motorsiklo sa bansa at halos 2 milyon dito ay nasa Metro Manila. At dahil mas dadami pa ang bilang ng mga motorcycle taxi, nababahala ang MMDA sa posibleng pagtaas ng kaso ng mga motorcycle accidents sa mga kalsada. Minsan talaga yung pag-aapura ang nasa isip nila, no, may ibaba nila ng maaga yung pasahero nila, mabilis yung biyahe nila, irregardless of whether they are violating the traffic law or not. Kaugnay nito, nagpaalalang muli ang mga otoridad sa mga motorcycle rider na sundin ang mga batas trapiko at pairalin ang disiplina sa pagmamaneho. Sa tala ng MMDA, nangunguna ang motorcycle accident sa karaniwang aberya sa mga kalye sa Metro Manila. Sana naman yung mga mag-a-apply niyan, yung makukuha nila mga riders, ay responsable din naman at sumusunod sa batas. Hindi na kailangan ng enforcer para mando sila. Bagaman may nakalaang motorcycle lane, ayon sa MMDA, maraming riders ang lumalabag dito at mas pinipili pa rin na magpalipat-lipat ng lane upang makasingit sa traffic.
Paliwanag pa ng MMDA, inilagay nila sa gitna ang motorcycle lane dahil ito nila ang pinakaligtas na lugar kung saan maaaring tumakbo ang mga motorsiklo dahil mas madali silang makikita ng malalaking mga sasakyan. Sa ngayon ay hinihintay pa ng MMDA ang sagot mula sa Department of Public Works and Highways hinggil sa paglalagay ng harang sa motorcycle lane upang madisiplina ang mga rider. Samantala, pinabulaan na naman ang bagong motorcycle ride hailing service na Joyride ang mga alegasyon hinggil sa political influence kaya naaprubahan ng pamahalaan ng kanilang operasyon. Itinanggi ng mga ito na si Senator Bongo ang may-ari ng Joyride at iginiit na walang sinumang politiko ang miyembro ng kanilang kumpanya. Nilino ng mga ito na ang mga negosyante mula sa pamilya Chua at Nubla ang may-ari ng Joyride. Subalit inamin ng mga ito na sumulat sila kay Senator Coco Pimentel upang hilingin na erekomenda sila sa Department of Transportation upang makasali sa pilot test run. Pero binigyang diin ng mga ito na dumaan sila sa tamang proseso at nakapagsumiti na ng mga kaukulang dokumento. Sa ngayon ay nasa higit 1,000 rider na ng Joyride ang tumatakbo sa mga kalsada, habang nasa higit 6,000 na ang nakarehistro sa kanila. Paliwanag ng Joyride, sa ngayon ay hindi pa nila nakukumpleto ang distribusyon ng mga safety gear sa mga rider, kaya hindi pa bumabiyahe ang iba sa kanila. Nangako naman ng Joyride na susunod sa mga panuntunan ng pamahalaan sa isinasagawang pilot test run sa mga motorcycle taxi at umaasang papabura ng legal na operasyon nito bilang pampublikong transportasyon. Johan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaasahang magiging mabilis at maikli na lamang ang usad ng traslasyon ng itim na Nazareno ngayong taon. Ayon sa mga organizer, may bagong ruta na daraanan kaya't maaaring makabalik ito ng maaga sa Quiapo. Gayunman, hindi matantya kung ilang oras ito aabutin. Noong isang taon, umabot ng 22 oras ang traslasyon. Tumaas pa ang halaga ng iniwang pinsala ng bagyong Ursula sa sektor ng agrikultura. Mula sa Department of Agriculture, nasa linya ng telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Yes, Ray? Hello, umabot na sa 3.05 billion pesos ang pinsala ng bagyong Ursula sa Mimaropa, Bicol Region at Visayas. Mula ito sa mga nasira at nawalang kita ng mga tanim, mga mais, palay at mga pangisdaan. Umabot sa 84,000 na mga magsasaka at mangisdaang naapektuhan at mahigit sa 30,000 hektarya ng palay at pangisdaan. Namamahagi naman ng ayuda ang Department of Agriculture gaya ng binhi sa mga apektadong magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, sa buong 2019 ay umabot sa 16 billion pesos ang naging pinsala ng natural calamities sa agrikultura sa bansa. Pero mas mababa niya ito kumpara sa naging pinsala noong 2018 na umabot sa 34.45 billion pesos dahil sa epekto ng El Nino. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo, live mula sa Department of Agriculture. Malaki ang kakulangan ng mga dam site sa bansa. Kaya sinusulong ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagdaragdag ng sanitary landfill upang masolusyonan ang problema sa basura. Ayon sa kagawaran, 7 bilyong piso ang kailangang pondo para sa nasabing proyekto. Nagbabalik si Ray Pelayo. Isasama na sa susunod na taon ang budget na kakailanganin para sa paglalagay ng karagdagang sanitary landfill sa 248 na distrito sa bansa. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources o DNR Undersecretary Benny Antiporda, kailangan ng 7 bilyong piso para sa proyekto na pagdadalhan sa mga basura sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito anya ang pinakamabilis na solusyon ngayon sa problema sa basura habang hinihintay na makapasok sa bansa ang mga teknolohiya para gawing kapaki-pakinabang na produkto ang mga ito. Base sa datos ng Environmental Management Bureau ng DENR, may 187 sanitary landfills sa bansa. Pwedeng gawing methane yan, yung harvesting ng methane doon sa basura, pwede rin gawin, meron tayong waste to energy. Ayon kay Antiporda, sa ngayon ay mahigit sa 1 bilyong piso lamang ang kanilang panukalang pondo para sa recycling project ng kagawaran. Isa sa dating pinagtatapunan ng basura ng mga taga Metro Manila ay ang Payatas Dam Site, subalit ipinasara na ito noong 2017. Sa ngayon ay sa Rodriguez Rizal na dinadala ang mga basurang mula sa Kalakhang, Maynila.
nahihirapan ang pamahalaan sa rehabilitasyon sa Manila Bay dahil kahit alisin nila ang basura ay may mga pumapasok naman mula sa mga creek. Sa datos ng pamahalaan noong 2016, mahigit sa 9,000 tonelada ng basura ang nalilikha ng mga taga Metro Manila. Sinundan ito ng Region 4A at Region 3. Nasa 57% ng basura ay galing sa mga residente. Sa pagtaya ng World Bank noong 2012, tataas ng 165% ang basurang nalilikha sa bansa pagsapit ng 2025. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naiuwi na sa Pilipinas ang 12 overseas Filipino workers na nasawi sa aksidente sa Singapore noong December 29, 2019. Kagabi ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ang 10 Abigail Danau Leste, habang ang 10 Arlene Nucos ay dumating noong Miyerkules sa Clark International Airport. May ipagkakaloob naman na tulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa mga kaanak ng mga nasawi at sugatang OFW sa nangyaring aksidente sa Singapore. Doon sa na-discharge, pina-facilitate na ko yung pagpapauwi. Doon sa mga nasawi ay siyempre yung transport ng human remains in cooperation with the DFA. And of course, they are all OWA, active OWA members. Happy to report. And then therefore, yung full entitlement sa mga OWA benefits, death and burial, livelihood. And for the news abroad, Taiwan's top military official is among 8 people killed when a military helicopter made an emergency landing in mountainous terrain, officials say. General Shen Yiming, the General Chief of Staff in Taiwan, has been killed along with several other people after a helicopter crash landed in mountains near Taipei. A rescue mission has been launched. Earlier, reports said some people had been found alive, with others trapped under fragments of the helicopter. The general was flying to an army base in the northeast of Taiwan. Several other top military officials were also on the helicopter, reports said. The Australian government has ordered more evacuations as death toll reaches to 17 due to worsening bushfire in New South Wales. Early Briones has the news. Thousands of tourists have been given less than 48 hours to evacuate fire-ravaged coastal communities as Australia braces for a heat wave on Saturday and expected to fan deadly bushfires. The New South Wales Rural Fire Service on Thursday morning declared a tourist leave zone, stretching about 200 kilometers from the popular holiday spot of Batemans Bay. Visitors are being warned to leave before Saturday, which is forecast to bring gusting winds and temperatures soaring above 47 degrees Celsius. Many tourists and residents spent 2 nights isolated, with no electricity or telecommunications and dwindling food supplies, before authorities on Thursday deemed some roads out of the region temporarily safe to use. According to several reports, this would be the largest evacuation of people out of the region ever, with thousands preparing to leave ahead of another terrible day of fires. New South Wales Rural Fire Service said firefighters were unable to extinguish or even control the raging blazes. Authorities are yet to reach some rural communities, such as the town of Genoa in Victoria. There are also mounting fears for 5 people still missing after the most recent blazes, while the number of homes confirmed destroyed has topped 400. Navy ships and military aircraft have been deployed alongside emergency crews to provide humanitarian relief and assess the damage. Early Briones, UNTV News and Rescue, Sydney, Australia. The United States of America has announced a countrywide ban on some flavors of electronic cigarettes amid concerns about vaping among teens. Rosalie Cos reports.
The U.S. government has announced a countrywide ban on some e-cigarettes flavors. The ban applies to meat and fruit flavors of e-cigarettes like the popular pods sold by Juul. However, the U.S. government will still allow the selling of menthol and tobacco flavors as well as other fruit flavors that are delivered in other ways. The action has been under consideration for more than a year, with several states passing similar regulations. Aside from U.S., South Korea, India, and Brazil were among the dozens of countries that have announced sweeping vaping bans. On the other hand, China have announced several restrictions on the same matter. Health and Human Services under the Trump administration wanted to continue to offer adults an alternative to traditional cigarettes, while responding to concerns about growing addiction to a new product among teens. 55 people have died and more than 2,500 people have been hospitalized with injuries linked to vaping, U.S. health regulators say. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Magandang tanghali, sugatan ng dalawang lalaki sa Butuan City kagabi dahil sa bangga ng dalawang motorsiklo. Ang mga biktima tinulungan ng UNTV News and Rescue. Narito ang ulat ni Raymond Octobre. Hindi makatayo at iniindang panalakit ng hita ng datan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na si Rogelio Radara sa Punok 7 Barangay Maon sa Butuan City pasado alas 10 kagabi. Tumilapon sa kalsada si Radara matapos makabanggaan ang isa pang motorsiklo na minamaneho naman ni Marvin Estialbo. Kwento ni Estialbo, hindi niya napansin ang motor ni Radara nang lumiko siya sa direksyong papunta sa downtown area. Ayon naman kay Radara, bigla na lang lumiko si Estialbo na hindi man lang gumagamit ng signal light. Kapwa dilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue si Radara at Estialbo na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos labatan ng first aid ay dinala ng Butuan City Disaster Risk Reduction and Management Office si Radara sa Butuan Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Habang nagpaiwan na lamang si Estialbo sa pinangyarihan ng aksidente para sa investigasyon ng mga pulis. Raymond Octobre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Dumalaw sa isang pagamutan sa Madang, Papua New Guinea ang Members Church of God International at UNTV upang mag-abot ng tulong sa mga pasyente. Narito ang ulat ni Abby Datoy. Ilang volunteers ng Members Church of God International o MCGI sa pakikipagtulungan ng UNTV ang dumalaw sa Madang Provincial Hospital noong Martes upang mamahagi ng mga pagkain at inumin sa mahigit kumulang 250 pasyente, mga bantay at mga kawani ng nasabing pagamutan. Ang pagkakawang gawa na ito ay alinsunod sa aral na kanilang natutunan sa Biblia na paggawa ng mabuti sa lahat. Malaki naman ang pasasalamat ng mga natulungan ng MCGI at UNTV. Thank you, Team UNTV Papua New Guinea, Medang Province, Lokampi, Visit Lohia. Plan na insan lo pasin lo Christianity na pasin lo lotu, yung plan kamso yung bisnama mas lo mi plan na share yung salili gift lo mi plan, mi plan mamas true na on behalf of pogeta patient Lohia, all mama is thank you. Karamihan ng mga village sa bayan ng Madang ay tahimik na sumalubong sa taong 2020. Naging maayos naman ang selebrasyon ng iba kagaya sa Madang Resort and Hotel. May dinner celebration at live band entertainment din. We're welcoming it tonight with a dinner at the resort. It's not a big dinner because the population is changing very quickly. Sa kabuuan, naging mapayapa naman ang pagsalubong sa taong 2020 sa Madang, Papua New Guinea. Abby Datoy, UNTV News and Rescue, Papua New Guinea. Mayong uto, narito mabalitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa.
Hindi pa rin natatagpuan ng mga otoridad ang isang mangingisda ng Gemver 1 matapos ang pananalasa ng Bagyong Ursula sa Occidental Mindoro. Narito report ni Von San Pedro. Mahigit isang linggo nang pinaghahanap ng mga otoridad sa San Jose, Occidental Mindoro ang mangingisda ng Gemver 1 na si Alvin Bantugan. Si Bantugan ay tinangay umano ng malakas na alon noong kasagsagan ng Bagyong Ursula habang nagbabantay sa kanilang bangka na nakapondo sa Barangay San Roque. Kalma-kalma po yung tapos yung biglang dalawang bugso. Doon po siya na ano, sa unahan daw po siya ng bangkang Gemver 1. Bigla na lang po yung tumaw. Bukod tangi po siyang hindi nakikita sa mga tauhan. Umaasa pa rin ang pamilya ng nawawalang mangisda na matatagpuan pa rin ang kanilang kaanak. Bukod dito, problema rin ng pamilya Bantugan dahil hanggang ngayon ay sira pa rin ang kanilang bahay dahil sa nakaraang bagyo. Sana po matulungan ni Mayor kami na makita ang aking asawa at matulungan niya ako dahil ngayon sira pa rin po yung aking bahay. Naging kontrobersyal ang Gemver 1 matapos itong masangkot sa aksidente sa Chinese vessel sa West Philippine Sea noong nakaraang taon. Umabot din sa mahigit 5 buwan bago muli itong makumpuni at makalayag sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at bansang China. Von San Pedro, UNTV, News and Rescue, Occidental Mindoro. Magbubukas ng mga bagong daan mula Masbate patungong Visayas at Mindanao. Inaasahan rin na makakatulong ito upang mabawasan ang travel time ng mga pasaherong mula sa lalawigan patungo sa ibang lugar. Mula Masbate, may report si Jerry Galicia live. Magandang tanghali, Jerry. Magandang tanghali, Janice. Plano ng Philippine Port Authority o PPA katuwang ang mga shipping lines at mga bus companies na magbukas ng alternatibong madadaanan papuntang Visayas at Mindanao. Kasagutan ito sa lumalalang pagsikip ng biyahe sa Matug Port papuntang Allen Samar. Taon-taon ay nakakaranas ang mga biyahero at mga pasahero ng mahabang traffic lalo na kapag peak season o may sama ng panahon. Malaking kabawasan sa biyahe ng mga pampasaherong bus at mga mananakay ang bubuksang ruta o Masbate route mula sa bayan ng Esperanza papuntang Biliran sa Leyte diretso ng Mindanao. Mababawasan ng halos 4 oras kumpara kung dadaan sa Maharlika Highway na umabot ng 30 to 36 hours, samantala sa Masbate route 20 to 24 hours lang papuntang Biliran Leyte. Ayon pa kay Administration Manager Angelo Lacer, mababawasan din ng halos 400 kilometer ang biyahe ng mga sasakyan at halos 150 liter ng krudo ang matitipid. Janice, posibleng sa ikalawang quarter ng taon maumpisahan ang nasabing ruta dahil may mga bus companies at mga shipping lines na nag-commit sa nasabing panukala. Malaking tulong din ito sa pagkapaunlad sa mga bayan at sa mga aspetong katulad ng aspetong transportasyon sa buong lalawigan ng Masbate. Yan muna ang latest live mula dito sa Masbate City. Balik sa'yo, Janice. Maraming salamat, Jerry Galicia. At yan ang ating mga balitang prompty. Ako si Janice Inhente, maayong gabi. Isang year-end musical extravaganza ang inihandog ng Wish USA sa mga taga Los Angeles, California. Narito ang report ni Sunny Cos. Bumiyahe ang nag-iisang mobile radio station ang Wish USA sa downtown Los Angeles para sa countdown celebration sa pagpapalit ng taon. Tampok sa musical extravaganza na ito ang ilang local at film musicians sa Los Angeles. I'm very excited to be performing here at the Wish USA event because it's my very first time and I'm very excited to also keep working with them in 2020. And for this project, I think it's very great that we are doing this tonight. It's because we're showcasing talent from not only for Filipinos but for also people all over the USA. And Wish for the coming year, 2020, is for Wish to be more successful. I'm looking forward to performing more here in the US this year. I'm planning to really streamline what I'm going to be doing with my career.
Sa taong 2019, mahigit 5,000 local at film artists na ang nakapag-perform sa daily live stream ng Wish USA Mobile Studio on Wheels sa Hollywood. Inilunsad din ito nakaraang taon ang Stopover Session, isang intimate monthly community musical show kung saan tampok ang ilang local artists na may interaction sa kanilang fans. San Nicolas, UNTV News and Rescue, Hollywood, USA. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!